good morning! Woke up like this ang tita nyo dahil Sabado ngayon at napakain ko na yung mga bata. Tapos, tayo naman mamaya gagala tayo instead na maglilinis tayo ng bahay. Kasi usually, sa weekend, naglilinis ako, nag-general cleaning ang auntie nyo ng bahay. Pero ngayon, gagala tayo, lalapas tayo sa outside world. Dahil minsan-minsan lang itong mangyari sa atin. At si Big Brother naman at saka yung mga alaga ko, charot. Yung asawa ko at saka yung mga bata, pupunta sila sa uma nila ngayon. At tayo naman, a-attend tayo ng birthday. Dahil yung kakilala ko, na kaibigan ng kaibigan ko, meron siyang birthday ngayon. At yung kaibigan ko, tinanong niya ako kung gusto ko ba daw sumama. So, ibig sabihin, sabit lang ako dun sa birthday na yon. Pero, okay lang, kasi makikikain tayo. Libre ang pagkain ngayong araw na ito. Kaya, hindi ko kailangang magluto para sa akin. Kasi, yung mga bata, tsaka yung asawa ko, doon na sila magla-lunch at saka mag-di-dinner sa uma nila. Tapos, ano pa ba? Alam nyo ba, dito sa Germany, kapag may nag-imbita sa inyo ng birthday, ng kasal, ng binyag, or kung ano pa mang mga events, dapat meron kang kahit konting regalo. Kasi parang nakaugalian na ng mga Germans na kapag uma-attend sila sa mga occasions, like birthday, may mga dala silang regalo para sa'yo. So ako naman, syempre, bumili tayo ng konting regalo kasi syempre nakakahiya naman kung makikikain tayo at wala tayong regalo, di ba? Eh, sa atin naman doon sa Pilipinas, hindi naman kasi uso talaga yung regalo. Lumaki ako sa Pilipinas sa probinsya at usually doon sa amin, kapag nagpunta ka sa mga birthdays or kasal or binyag at makikikain, hindi na wala ka ng daladalang mga regalo, pero okay lang yon. Mostly na dinadala natin kapag nagpupunta tayo sa mga birthdays ay ang cellophane, di ba? At saka Tupperware. So dito, sa mga Germans, hindi uso yung ganon. So, tayong mga Pinoy, okay tayo sa ganon. Okay tayo sa pag may mga natira, binabalot natin or nauuwi natin. Pero dito, hindi allowed yung ganon para sa mga Germans. Kumbaga, hindi nila yun ginagawa. Tapos, ano pa ba sa Pilipinas kapag naghanda ka para sa 10 tao, expected mo na yon na 20 katao yung a-attend sa birthday mo. Di ba ang saya? Dito, hindi ka pwedeng, doon sa Pilipinas, yung kapitbahay mo kapag may birthday, may kasal, pwede kang mangapit bahay, pero dito, hindi yon uso. Kumbaga, hindi ka pwedeng basta-basta na lang makikain sa kapit bahay mo. Sa Pilipinas, dahil nga sa lumaki ako sa probinsya, meron silang tawag doon na pag sa Ilocano, intayon, makipalanit, sabi nila, di ba? Tapos sa Pangasinan, di ko alam kung may mga makaka-relate sa akin, pero sa Pangasinan kasi ang tawag nila, Galila, may punsya tayo, sabi nila. Or Galila, may pangantila, sabi nila. Yun. Kaya magnilibre daw yung kaibigan ng kaibigan ko sa restaurant. Kaya syempre, kahit naman papaano, magbibigay tayo ng konting regalo sa kanya. Regalo, hindi naman kailangan mahal yung regalo. Pwede kang magregalo ng bulaklak, ng tsokolate, ng inumin. Kahit yung mga simpleng regalo lang, sobrang ma-appreciate na nila yun. So, ibig sabihin, day off ng auntie nyo ngayon. Tapos na yung mga bata, ako naman magre-ready na rin ako. Kaya see you later. So, ishgiyets! Cheers! Yan ang aking kaibigan. Tapos, andito kami ngayon sa city. Ayan. Andito kami ngayon sa Vietnamese restaurant at ito yung pagkain nila. Andito kami sa Tiki Max ngayon pero ang daming tao. Kaya andito tayo sa kids section.
Ce dau ești la sau și mă ești ca sau ești la Coffee trinken, people say Germany. So, anstoßen. So, happy hour. Zweite Runde. Hallo, ginabi na kami dito sa daan. Papunta na kami sa parking lot. So, gabi na dito sa city. Alas 9 na ng gabi. At papunta na kami sa park lots ngayon. Kung saan nag-park yung kaibigan ko.